Okay, so lahat po ng na-print po natin, pwede po nating gamitin po itong paper cut print logger. Okay. So just double click itong setup para ma-install po 'yan. So pagka-install niyo po, pwede niyo pong tingnan sa all programs. Baka na-install na po natin paper cut print logger. Okay? So view print logs. So papakita po itong web page na ito. Okay? So click niyo po yung date. Bawa ito. Okay? So papakita po lahat ng print jobs na na-print sa araw na clinic niyo po. Halimbawa October 24, 2009. Okay? So ito po yung mga laman. So ito po yung kaninang mga print natin. So pakita po yan yung oras, tapos kung ano yung user, sino yung user na nag-print po niyan. Tapos kung ilang page, ilang copy, tapos kung ano yung printer. So madami po kayong printer na nakakabit. So iba-iba po yung value niyan. And ito po yung mahalaga doon, document name. So one by one ID 8 pieces. So malalaman niyo po kung ano po yung print ng user. Okay? Tapos saan po siya nag-print? Doon sa client name. Ito po yung pangalan ng computer na let's say naka-connect po sa network ninyo. Okay? This case Aloha PC po yung nag-print doon sa printer na Epson Stylus Photo R230. Ang kanyang username doon po is administrator. Okay? So dito paper size, ang kilala niya lang po is yung A4, but so nilalagay din po niya yung page and height nung ating document. Okay, so makikita natin dito. Okay. So this is a free software. Kaya hindi po niya nilalagay yung summary. So kayo na lang po yung bahalang magtali kung ilang copies at magkano po yung presyo. Or pwede po kayong pumunta sa nilang website papercut.com to purchase, okay? Ng software na to kung gusto niyo po ng may charging. Okay? So ito lang po yung ginagamit namin, free. So this is a free software. Manual na nga lang po yung pagtatali ng summary dito. Okay? So at least nagagawa niya po yung kailangan po nating gawin ng manual sana, okay? So ilalagay po natin yung mga document name or sizes. So matatrack down niyo po yung kung ilan na po yung napiprint. Okay? Halimbawa, tauhan niyo lang po yung ano, pwede niyo pong makita kung ilan po yung na-print niya. Okay? At hindi po siya mapagsinungaling kasi mayroon pong document name yan. Okay? So kung nag-print po siya ng one by one, which is mas mataas po yung price kumpara mo kapag ginamit mo ay 3R, print ka lang ng picture. Let's take for example, 5 pesos po yung 3R. So 3R din po yung paglalagyan natin ng one by one ID na 8 pieces, which is dito po sa amin is 20 pesos. So yun, magkaiba po sila. But they have the same size ng photo paper. Okay? So dito makikita nyo po, nilalag din po niya yung document name, which is very important po sa logger.